Itong low carb. Itong ginawa ko to turn upside down si Doc Bri from 2XL to extra small. And it worked for me. Ang diet na ito, low carb, carnivore, vegetarian, paleo, Mediterranean, it is an individual approach. Pwedeng hindi para sa iyo, pwedeng iba. Okay, so start lang tayo sa kaya. Paano? Usually, yung mga sinisimulan ko, are you ready? Hindi ka kain ng kanin, tinapay, pasta, processed food, sugary food, sugar drink, fast food. Kung kaya po ninyo yan, you can do the low carb. So low carb lifestyle is a diet where you eat very few carbohydrates. Usually, ang strict na low carb is 20 grams of carbohydrates a day. Extreme yun. May 50 grams, yan yung moderate. Ang liberal, 100 grams carbohydrates a day. Usually, ang kinokonsume natin carbohydrates per day, I think nasa between 250 to 400 or more. Hindi nyo nabibilang yun. Bigyan ko kayo ng example. Ang 1 cup of rice has a 40 or 45 grams of carbohydrates. 1 cup. So times 3 nyo na yan, 100 plus. Wala pa yung bread. Wala pa yung mga dessert. High carbs po yan. So, sigurado yan. Pumapalo ng 400 to 500 grams of carbohydrates a day ang nakoconsume nyo. So, what you will eat in a low-carb diet, protein-rich whole foods, vegetable, ito yung above the ground. Kasi pag below the ground, mas mataas ang carbohydrates niya. Okay? Actually, ang vegetable will be yun magiging carbohydrates. Yung leafy vegetable, a bowl of it, mga 4 grams of carbohydrates. Then some fats, olive oil, coconut oil. Then, when you cut carbs, ito ang mga benefits. The insulin level drops, nag-normalize. Easier to burn fats. And satiety increases. So kung kadalasan ang problem sa atin, 6 times a day ang meal. Ang agahan, merienda, tanghalian, merienda sa hapon, hapunan, may midnight snack pa. Diba? So, bakit ganun? Ba't nagkikrave? It's the sugar. It's the high carbs. Pansinin nyo, pag kumain kayo ng mga high carbs, sugary food, after 2 hours, parang gutom ka na. Yan yung benefit ng low carb. Pag walang sugar, walang mga high carb processed food, hindi kayo nagugutom. Eat whenever you are hungry. Ito yung problem ng mga Pinoy. Pag may pagkain, hindi ka gutom, you eat. Pag hindi ka gutom, may kasama ka kumakain, you eat. May dumating na pagkain, hindi ka gutom, you eat. First, alam nyo, yan yung napaka-effective. If you do not feel hunger, do not eat. Simple. Okay? Sa mga obese, sa mga may diabetic, napaka-effective yan. You want to get thinner, mabawasan natin percentage dito ng obesity or overweight, eat whenever you are hungry. And also, you chew your food 20 times or more. Yan yung mga dito sa fast-paced generation, 5 nanguya, lunok na. Please savor the food, savor the taste. 20 times or more dapat ang chewing before swallowing. Huwag yung nagmamadali kayo. Kaya ang tendency niyan, yung satiety center ninyo, hindi gumagana. Akala nyo gutom kayo, pero kain kayo ng kain. So, kung hindi nyo ngunguyaing mabuti, hindi mag-signal yung satiety, yung busog na. 80% full ang dapat, not 100%. Nanggaling ako dyan, more than yata. Kailangan ko magtanggal ng sinturon eh. Ang sarap. Parang hindi ka nangunguya dahil ang sarap,
Ang problem niyan, parang kulang. So, you're going to get another serving. Another serving. Tatlong serving, apat na serving. Wala. Ang iinumin nyo lang po, water, coffee, tea, and cocoa. No creamer, no sugar. Grabe, di ba? Parang, hindi ko kaya yun ah. Sino mahilig sa 3-in-1? Nako po. Okay. Ipapaliwanag ko. 3-in-1. Sarap, no? Napakasarap. Twice a day? Once a day? Okay. Katulad nyo ako dati niyan. Ang sarap. I can consume 20 pieces of pandesal in 1 cup of 3-in-1. Sarap eh. Dalawang bite lang yat. Pandesal natin dati, malalaki. Ngayon, maliliit na lang. Okay? Meron akong heartburn nun, GERD. Nung tinanggal ko ang bread, 3-in-1, nawala. Never ko na na-experience ang heartburn or GERD or reflux disease. May mapapansin kayo pagka palagi kayong high carbohydrates, parang may umaangat. Masakit dibdib. Kala mo may sakit ka sa puso. Lessen nyo or tanggalin nyo ang sugar, high carbs or processed food, magiging hawaan kayo.